14 yung HP. Ito. Yung HP. Yan. So, gagawin natin Reach Mode. Or WDS ang settings niya. So, ito ang ating unit. Pakita ko sa inyo. Since nakasaksak siya, naka-screen mode tayo. So, ito yung ating router. Yan. So, baka meron kayong ganyan, makatulong po ating video tutorial. So, yun. So, papasukin natin ang admin settings niya. So, gagawin natin siyang bridge mode or settings niya is WDS. Wireless Distribution System or settings. Okay. So, check natin. Sa ating Wi-Fi, yun. Ito, nakaset na siya sa factory default with ASUS or ASUS. Pag slang ka. Yan. So, connected tayo sa ating ASUS router. Automatic yan. Lalabas yung quick setup niya. And then, let's go. Manual settings. Admin. So, definitely, papalitan niyo yan. Pero, for now, skip ko na lang to. Okay. So, yan. Skip ulit. So, hindi natin siya ma-skip, no? So, kailangan natin palitan. Napster. Network. So, password. Kung anong password gusto nyo. Temporary. Ano nang nilagay ko. Online. So, mamaya tatanggalin natin yan kasi gagawin natin siyang extender sa ating voucher EP. So, ito natin mag-apply ang kanyang settings. Pinatanggal. So, yan, mag-disconnect tayo sa network kasi nagbigay tayo ng password. So, kukunnect tayo ulit sa ating ASUS router. Napster network na tayo. Okay, so ito na yung ginawa nating wireless network. Okay, so password, join, so nalabas ulit yung kanyang settings, ayan, so reach tayo, so ito na yung pinaka settings ng ating router, pero pag di lumabas to, ang type nyo lang dito sa browser is 192.168.1.1 and press enter. So, maglalagin kayo. Same din yung lalabas na. Kasi tingnan natin dito para at least settings niya. Ayan o. Ayan ang IP niya. So, pag error ang lumabas, punta lang kayo dun sa ano, dito sa kasi Mac yung gamit ko. So, network lang kayo, click nyo lang yung ano properties. So, lalabas to. Tapos, pupunta kayo dun sa TCP IP. And, gawin nyo lang manual. Lagay nyo yung IP. So, ngayon, naka-DHCP tayo. So, kaya napasok siya. Okay, so, ito yung IP niya. And then, kasi pag ginawa natin siyang bridge, hindi ko na, ano to, hindi ko na mapapasok to, no? So kailangan nating i-modify to. So, basic muna. So ang purpose nito is gagawin natin siyang bridge mode. Okay. And then tanggalin natin itong password. Pupunta kayo dito sa wireless, then under general. Okay. So ito pwede niyo palitan 20. Yung channel niya, palitan niya ng 11. 11 ako kasi 11 yung gagamitin kong 11 yung channel. Kasi kailangan parehas yung channel ng AP natin na kung saan kayo magkoconnect, no? So, para hindi ko nababalikan. So, yung aking AP sa labas is channel 11. So, ito pwede namang 2040. Pero, usually,
20. So, sige, lagay na lang natin 20. Okay. Wireless mode. Okay. Pukatan mo na lang yan. Okay. And then, dito, gagawin natin siyang open. Kasi nga, voucher type ko. Then, in-apply ko to. Oh, wala ako. Kasi kanina, hindi natin sa settings pag hindi natin lagyan ng password. So, wait natin mag-put. So, yun. So, ang pinag-uusapin natin ngayon, gagawin natin siyang WDS or breach mode. So, since ako, ang settings ko, voucher type, meron akong voucher sa labas, voucher AP. So, that's why gagawin siyang, eto yung voucher ko. Gagawin siyang breach mode ng voucher natin. So, dapat wala na siyang password. Ayun, open na siya, wala na siyang lock. Okay, join. So, ayun. So, bumalik tayo ulit. Click setup. Okay. And then, kailangan, since ako, kailangan ko siyang ma-access. So, magpapalit ako ng IP ko. Ito, pwede nyo, huwag nyo lang palitan kung hindi nyo makailangan i-access ko. Diretso na kayo sa bridge mamaya. So, pwede nyo i-skip to. Pero kung gusto nyo ma-access to, abang, ano siya, abang bridge mode siya, kahit wirelessly, palitan mo to. Depend, gagamitin mo dito ng IP, yung IP nung ISP mo. So, since ako, naka-converse ako, so, gagamitin kong, since voucher type ako, so, gagamitin kong IP yung nasa aking software, no? Yung aking system. So, gagamitin ko siyang 10.0.0.150. Yan. Then, so mawawala ako pag in-apply ko ito. Apply. What's this? Okay. Apply. Apply. Mm-hmm. Mag-apply. Okay. DHCP. Okay, 10.0.0.150. Okay. Try ko nga dito. So, dito natin siya palitan. 192.168. Okay. Guys, okay. HCP. Usually kasi minsan ganun eh. Ayaw pa rin dito. Set natin dito sa IP. Yung ganyan. Okay.
Sumo. Sa Google Chrome, ayaw, pero sa Safari nag-work. Try lang kayong gumamit. Pag nagkaroon ng ganung problema, try nyo lang sa ibang browser. So, 10.0.0. 10. LAN IP address and subnet has changed. IP port address should be updated. We'd like to hit OK. So, apply natin. So, yung DHCP server tsaka yung IP pool na data rin. So, automatic. Anyway, lang natin. So, medyo na matagal-tagal ito ng bug yan. Okay, so ito na daw yung IP natin. Okay. Let's see. 10.0.0.150. Ay! 10.0.0.150. Niya. IP. Renew natin yung IP. Yun. Papasok na siya. Okay. Password natin kanina. Nilagay natin. Admin. Natin admin. Ano siya, yung pa natin siya pinalita, no? Admin pa rin. So, open system. So, napalitan ko na yung aking IP na natin. So, ito yung IP natin. So, ma-access na natin siya kahit makakonnect siya as bridge mode. No? Yung DHCP server, yan, nagpalit na siya kung 101. Palitan natin po ng ito yung IP ng ano natin. Okay, sige. So, wala na akong papalitan. Yung admin password na lang. Yung ating system. Okay, so, papalitan yung password. Pupunta kayo dito sa administration. And then, kayo dito sa operation mode. Ayan. So, pwede kayo mag-repeat, no? Repeat mode, access point, pwede siyang gawin. So, ngayon, naka-default siya, wireless router. Pwede mo siyang gawing repeater, no? Kung gusto mo mababa yung internet mo sa ilalim, kung na, mayroon kayo second floor. Kung gusto mo gawin siyang access point, pwede rin naman. So, ngayon, ang balak natin is gawin natin yung WDS. WDS, sorry. So, hindi ko siya gagawin dito. So, ito system, tayo system. Papalitan natin ito. Admin password na default password natin. Yung gusto nating password. Para hindi mapasok ng mga hackers. And then, live. So, magre-reboot lang yan. And then, magre-reconnect tayo ulit. Okay, so reconnecting tayo, admin, then yung password na pinalit natin. Okay, so ngayon gagawin na natin siya ng bridge mode. So tingnan natin ngayon muna sa wireless kung 11, tama, yung 11 yung select natin. And then, open system, yan, dapat open system siya. So kung gagawin siyang bridge mode, pupunta ka dito sa WDS, yan. WDS, yan yan. So, gagawin natin to. Punta ka dito sa AP mode. Gawin mo siyang WDS. And then, connect to AP on the list. And then, select ka ng i-bridge mo. Problema, hindi ko makikita rin ko.
isang router ko dito sa loob. Refresh muna natin kasi hindi ko makikita dito yung ito yung malamang. Pareho kasi ito eh. Add. Then, pagda-add mo na, kunwari ito, na-select na natin ito, no? So, kunwari, na-select mo na siyang ganun. Add mo lang ito. Ito, click itong plus sign. So, since na-add ko na, ito na siya. I-apply mo na lang. Tingnan muna natin dito. Para sure tayo. Kasi pare-pare siya kung ano, kaya lang dulo na yung saka iba. Sinasay ko na. Okay, pareho sa yung dalawa, yung 2.4 tsaka yung 5G. So, so ito na yung napili ko. Ito yung MAC address kasi ilalagay mo. Pero kung kabisado mo, pwede mo yung encode dito yung MAC address ng iyong IP. E8, o tama nga ito, E8. Nasa ano ako eh, nasa Wi-Fi analyzer. 86. So ito nga, tama nga yung i-repeat ko. Okay, so kung okay ka na dyan, click mo itong apply. Apply natin yung settings. Wait natin. Completed. Yan, complete. So, okay, so tingnan natin ngayon yung Napster, kung mawawala na siya. Kung mawawala na siya. Kasi mag-voucher na siya, Napster. Napster, piso Wi-Fi voucher. Yun, wala na. Wala na yung Napster, piso Wi-Fi voucher. So, ito na yung repeat natin. Ito, Napster, piso Wi-Fi voucher. Ito yung dalawa kanina. So, ito na yun. So, ganun lang kasimple guys. So, I'm hoping na nakatulong ako sa inyo. So, kung may mga question kayo, don't forget to comment down. Hit the like button para kung nagustuhan mo yung video na to. And don't forget to subscribe kung bago ka lang sa aking channel para sa mga future tutorials natin. Maraming salamat!